Sinasabi sa 1 Peso 1, chapter 2, verse 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ngunit sinasabi naman sa 1 Peso 1, chapter 3, verse 16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Sinasabing iniibig ng Diyos ang sanglibutan, ngunit bakit ipinagbabawal sa atin na ito ay ibigin? Ano ang paliwanag sa magkasalungat na bagay na ito? Ano ang ibig sabihin ng hindi natin dapat ibigin ang sanglibutan? Ang salitang sanlibutan ay maaaring tumutukoy sa mundo at sa lahat ng nilikha ng Diyos, kaya't sinasabi sa Biblia na iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Ang salitang sanlibutan ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa mundo, at bilang kanyang mga anak, dapat din nating ibigin ang ibang tao. Maliwanag na itinuturo na hindi tayo maaaring mamili kung sino ang ating iibigin. Gayunpaman, sinabi ng Biblia na huwag ibigin ang sanlibutan kung saan ito ay tumutukoy sa sistema ng pamumuhay ng tao sa mundo na laging lumalaban sa Diyos. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Ang mga ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Tinutukoy ng Biblia ang masamang sistema at pagpapahalaga dito sa mundo. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito at siya ang may-ari ng sistema ng sanlibutan na kumakalaban sa Diyos. Hindi natin maiaalis ang ating mga sarili sa mundong ito. Habang tayo ay nabubuhay, ang mundong ginagalawan natin ay mananatiling bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang sanlibutang tinutukoy ni Apostol Juan ay hindi ang kalikasang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay ang mga gawain sa sanlibutan na dahilan sa pagkakasala ng isang tao. Kaya nga, iniutos niyang huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang buhay natin sa sanlibutan ay punong-puno ng mga pagsubok, nakikisama sa pagnanasa ng laman at sa pagnanasa ng mga mata at pagmamalaki sa buhay. Ang pagpapataasan at kompetisyon sa buhay ay isa sa mga pilit na ipinaglalaban, makuha lamang ang tagumpay na kadalasang nagiging sanhi ng pagmamalaki ng isang tao. Sa panahon natin ngayon, maraming mga bagay ang nakakaakit sa ating mga mata, tulad ng mga magagandang bilihin at ang mga pagpapagalingan ng mga tao sa iba pang larangan ng buhay. Halimbawa na lamang, ang mga tao ay nabubuhay sa bisyo, kalayawan, tulad ng paglalasing, pagsusugal, pakikiapid, maling relasyon at iba pang mga imoral na gawain. Ang pagkamakasarili o pagiging sakim, ang pang-api sa kapwa, pagnanakaw at iba pang katulad nito ay ang mga kasalanan ng sanlibutan. Ang mga mata ng mga tao sa sanlibutan ay pilit na sinisilaw ng mga material at kayamanan. Naghahangad ng makamit ang mataas na antas ng buhay na kadalasang nagtatanim ng inggit sa puso ng isang tao. Ito ay tila normal na at hindi na malaking isyo sa paningin. Ngunit unti-unting nagbabago ang pamantayan ng moral ng tao at lalo pang lumalala. Laging pinapalakpakan ng sanlibutan ang kasalanan. Dahil dito, maaaring mahikaya tayo ng mundo sa mga sikat at kilalang tao. Gayon din sa mga mayayamang mga tao na mainggit at buong kahalagahang ikumpara ang ating sarili sa kanila. Dahil dito, maaaring mawalan tayo ng kakontentuhan sa ating mga buhay. Sa kabila ng kanilang tinatamasang buhay na ito, kasabay naman ang kasalanan at pagiging malayo sa Panginoon. Nagbabala ang Biblia sa mga Kawikaan chapter 23 verse 17 to 18. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Hindi lamang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang maling pagkilala sa Diyos at kay Kristo ang dapat iwan sa sanlibutan, kundi pati na ang masasamang mga gawa. Hindi tayo dapat tumulad sa masasamang gawain ng mga taga-sanlibutan. Ang pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan ay maglalayo sa atin patungo sa Diyos. Hindi maaaring mahal mo ang Diyos at kasabay nito ay mahal mo rin ang mga bagay ng sanlibutan. Ito ay sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 24. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Gayunpaman, maliwanag sa salita ng Diyos, ang lahat ng nasa sanlibutan ay hindi nagmumula sa Ama. Kaya nga, sa halip na ibigin ang mga gawa at mga bagay sa mundo, ibaling ang ating mga sarili sa pagmamahal sa Panginoon. Tandaan na lumilipas ang sanlibutan at ang masasamang pagnanasa nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman.
Nagbabala ang Diyos sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Mga kapatid, huwag tumingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na pangwalang hanggan. Lubusan na nating iwan ang sanlibutan at ang mga masasamang gawa nito upang makatiyak tayo ng ating kaligtasan. Iwanan natin ang sanlibutan at kumapit kay Kristo. Sinasabi na kapag lumapit tayo sa Diyos, nagsisimula rin tayong tumanggi sa ating sariling mga plano at unti-unting lumalayo sa makamundong pagnanasa. Tandaan na ang umiibig sa sanlibutan ang pumipigil sa ating espiritual na paglago at nagiging dahilan kaya napapalayo tayo sa Panginoon at magiging dahilan ng ating kapahamakan. Dapat muna nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Sa Mateo chapter 6 verse 33 to 34, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos sa tangpamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Mas pagtuunan natin ang pansin ng ating mga pagnanasa para sa mga bagay na panlangit at mag-umpisa tayong magtipo ng mga kayamanang walang hanggan. Sikapin natin ang maging matuwid at matapat na paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo malulugi kapag ginawa natin ang mga aral at utos ng Panginoon sapagkat lagi niya tayong sasamahan sa paglalakbay natin sa mundong ito. Mga kapatid, tandaan natin na para makabilang tayo sa pamilya ng Diyos, manampalataya tayo sa Panginoong Hesus dahil magiging mamamayan tayo ng isa pang kaharian, ang langit na tunay nating tahanan. Dito ay mapagtanto natin na ang tunay na mahalaga ay ang mga bagay na hindi nagwawakas at hindi ang mga panandali ang mga bagay sa mundo. Lubusan na nating iwan ang sanlibutan at ang mga masasamang gawa nito upang makatiyak tayo sa ating kaligtasan. Muli po sana'y meron kayong natutunan. Ingat and God bless!